Disclaimer, this channel doesn't promote any illegal content. All content provided by this channel is intended for education purpose only. Isa itong kinikilalang sci-fi na pelikulang pinamagatang Mr. Nobody. Nagsimula ang kwento taong 2092 AD. Immortal na ang mga tao ngayon dahil sa tulong ng teknolohiya. Ngunit magkakaroon pa rin ng taong natural na mamamatay. Siya ang bidang lalaking nagngangalang Nemo Nobody na 118 taong gulang na ngayon. Punong-puno ng wrinkles ang mukha niya at nalalagas na rin ang buhok. Mahina na ang memorya niya. Kaya't kinailangan niyang sumailalim sa hypnosis sa doktor at panayam sa mga reporter upang malaman ang kwento ng buhay niya. Matagal na panahon na ang nakakalipas. Si Nemo ay hindi pa ipinapanganak at kapiling pa ang iba pang mga bata sa langit. Alam na ng mga bata ang lahat pati na rin ang mangyayari sa hinaharap. Kapag may batang ipinapanganak ay ilalapat ng anghel ang daliri niya sa mga labi ng bata. Sa pamamagitan nito ay magkakaroon ng marka sa mga labi niya at makakalimutan niya ang lahat. Ngunit sa oras na ito ay nakaligtaan ng anghel si Nemo. Kung kaya't nang ipinanganak siya ay nagkaroon siya ng kakayahang makita ang hinaharap, kinailangan niyang mamili ng mga magulang. Gusto niya ang partikular na amoy ng isang blonde na babae kaya't pinili niya ang mga ito. Noong bata pa siya ay may nakilala siyang tatlong batang babae sa lugar nila. Ang bidang babaeng si Anna, ang blonde na si Elise, at si Jean na may itim na buhok. Binago nilang tatlo ang buhay ni Nemo. Ang pinakagusto ni Nemo sa kanilang tatlo ay si Anna na nagustuhan niya sa unang tingin pa lamang. Muntika na siyang malunod dahil sa paggaya niya sa paglangoy ni Anna. Buti na lang ay sinagip siya ng teacher. Ngunit di nagtagal ay may kakaibang nangyari. Habang pauwi siya galing sa paaralan ay nasaksihan niyang may ibang karelasyon ng kanyang ina. Ang karelasyon ng kanyang ina ay ang ama ni Anna. Magmula nito ay palagi nang nag-aaway ang mga magulang niya. Nagpa siya silang maghiwalay. Habang nasa estasyon ay pinapili nila si Nemo kung kanino niya gustong sumama sa kanilang dalawa. Habang nag-aalinlangan pa si Nemo ay dumating na ang tren. Walang pag-aatubiling sumakay ang nanay niya sa tren. Dahil sa nais ni Nemo na magkaroon ng pinakamagandang buhay sa hinaharap, ginamit niya ang kakayahan niya upang makita ang hinaharap. Sa una ay ipinagpalagay ni Nemo na sasakay siya sa tren at maninirahan sa piling ng kanyang ina. Ang hinaharap sa pagpapalagay na ito ay sanhi ng pagtira niya sa piling ng kanyang ina. Unti-unting naging tahimik at mahilig sa gulo si Nemo na ikinasasakit ng ulo ng kanyang ina. Isang araw ay nagsagawa ng trip ang paaralan papunta sa dalampasigan. Samantala ay inunahan naman ni Anna ang paglapit kay Nemo. Nais niyang ayain si Nemo na lumangoy sa dagat. Ngunit natatakot si Nemo na pagtawanan siya ng lahat dahil sa hindi siya marunong lumangoy. Ayokong lumangoy kasama ang isang tanga. Nagalit si Anna nang marinig ito at umalis. Makalipas ang ilang taon ay muling nagkita ang dalawa. May dalawang anak na si Anna. Pinagsisihan ito ni Nemo. Buti na lang ay pagpapalagay pa lamang ang lahat ng ito. Upang makasama si Anna ay nagbalik siya sa eksena nilang dalawa sa dalampasigan. Inamin niya kay Anna na hindi siya marunong lumangoy. Nakiusap din siya kay Anna na huwag itong ikwento sa iba. Naantig si Anna sa katapatan ni Nemo. Nahulog ang loob nila sa isa't isa at nagpakasal. Ngunit di nagtagal ang masasayang sandali. Habang nagmamaneho siya pauwi ay iniwasan ni Nemo ang dalawang ibon sa kalsada. Aksidente niyang nailiko ang sasakyan sa lawa sa tabi ng kalsada. Dahil sa hindi siya marunong lumangoy at mag-isa lamang siya noong panahong yon, siya ay nalunod. Mukhang hindi rin maganda ang kinalabasan ng ganitong buhay. Kaya't binalikan niya ang panahon noong binata pa siya. Sa oras na ito ay natupad ang kahilingan ng kanyang ina. Namuhay siya ng masaya kasama ang ama ni Anna. Hindi rin tutol si Nemo. Sapagkat nagkaroon siya ng pagkakataon na malapitan si Anna, mabilis na nahulog ang loob nilang dalawa. Tahimik silang nagkaroon ng pagmamahalan sa isa't isa. Ngunit di rin nagtagal ang masasayang sandali. Nag-away ang kanyang ina at ang ama ni Anna. Di na nakakapagtakang mauuwi ulit ito sa hiwalayan. Kahit na ayaw ni Anna ay kinailangan niyang sumama sa kanyang ama papunta sa New York. Isang beses ay sinulatan ni Nemo si Anna ngunit walang awa itong itinapon ng kanyang ina. Ngunit hindi pa rin nila makalimutan ang isa't isa at sa wakas ay nagkita silang muli paglaki nila. Magkasama sila noong gabi nang maisipan ni Anna na ibigay kay Nemo ang number niya. Ngunit sa kasamaang palad ay bumuhos ang malakas na ulan. Mabilis na nabura sa papel ang nakasulat na number. Kaya't nawalan din siya ng pagkakataong makasama si Anna at tumanda siyang malungkot. Mukhang hindi rin maganda ang kinalabasan ng buhay na ito. May naisip siyang paraan. Kaagad niyang binalikan ang panahon kung saan naghiwalay ang mga magulang niya sa estasyon. Sa oras na ito ay sinadya ni Nemo na maiwan ang isang sapatos upang di na siya makatakbo. Napili niyang manirahan kasama ang kanyang ama. Nagsisimula pa lamang ang buhay na ito ay nagkaroon agad ng problema. Nasa bahay ang kanyang ama dahil sa isang seryosong karamdaman na polio. Bata pa si Nemo at kinailangang mag-aral at magtrabaho buong araw. Sa gabi ay kailangan niya ring alagaan ang kanyang ama na hindi makagalaw. Dahil sa hirap ng buhay ay unti-unting naging tahimik si Nemo. Habang nasa bola ay aksidente niyang nakita ang kababata niyang blonde na si Elise. Nahulog ang loob niya rito. Kahit na mas gusto niya pa rin si Anna ay maganda rin naman si Elise kung tutuusin. Dahil sa hindi siya magaling makipag-usap. Nagsimula siyang makipag-usap tungkol sa kaalaman niya tungkol sa Mars. Ngunit natuwa dito si Elise. Nais niya si Nemo na mangakong ikalat ang abo niya sa Mars kapag namatay na siya. Dumating na ang araw na maglakas loob si Nemo na pumunta sa bahay ni Elise. Nais niyang magtapat ng nararamdaman.
Ngunit aksidente niyang nakita na may kasamang ibang lalaki si Elise na lumabas ng bahay. Nalungkot si Nemo at nagpas siyang umuwi. Mabilis ang pagpapatakbo niya kung kaya't naaksidente siya ng malubha. Nang dalhin siya sa ospital ay nakomatose siya. Magmula noon ay di na siya nagising pang muli. Wala ring kahihinat ng maganda ang buhay na ito. Kaya't nagbalik siya sa panahon kung saan nagpunta siya sa bahay ni Elise. Walang pag-aatubili si Nemo na nagtapat ng nararamdaman. Ngunit kagad na tumanggi si Elise. Sapagkat may iba na siyang mahal. Dahil sa galit ay hinalikan ni Nemo ang kababata niyang si Jean sa ball. Di nagtagal ay ikinasal din silang dalawa ni Jean. Di lang siya nakabili ng mansyon. Nagkaroon din siya ng mamahaling sasakyan at nasa pinakamaganda na siyang bersyon ng buhay niya. Ngunit dahil sa hindi niya mahal si Jean ay hindi rin siya naging masaya sa buhay na ito. Unti-unti na siyang nawawala ng pag-asa sa buhay. Ginamit niya ang barya upang magdesisyon para sa buhay niya. Sa kabutihang palad ay hindi siya namatay sa tren. Ngunit aksidente siyang pinatay ng mga asasin. Nakatakda na talagang mabigo ang buhay na ito. Muling binalikan ni Nemo ang panahon kung saan nagpunta siya sa bahay ni Elise. Sa sandaling ito ay nagtapat pa rin siya ng nararamdaman. Ngunit hindi siya sumusuko na ipakita kay Elise ang nararamdaman. Paulit-ulit niya itong susubukan. Sa wakas ay nagbunga ang pagtatapat niya kay Elise at nakuha niya ang loob nito. Ngunit sa araw ng kasal nila ay nagkaroon ng pagsabog. Nasawi sa pagsabog si Elise. Sobrang lungkot ni Nemo at tinupad ang pangako na ikalat ang abo ni Elise sa Mars. Hindi rin masaya ang kinahantungan ng buhay na ito. Desidido talaga si Nemo kaya't ipinagpatuloy niyang baguhin ang mga pangyayari. Sa oras na ito ay matagumpay niyang naiwasan ang aksidente. Nagkaroon siya ng magandang buhay kasama si Elise at ang mga anak nila. Ngunit pagkatapos ikasal ay hindi rin naging masaya ang buhay kagaya ng inaasahan. Laging sinusunod ni Nemo ang mga kagustuhan ni Elise at minahal niya ito ng buong puso. Sabi ni Elise ay hindi niya gusto ang sasakyan sa bahay nila. Kaagad itong sinunog ni Nemo. Ngunit may mga bagay na hindi kayang gawin ni Nemo. Hindi niya kayang baguhin ang katotohanan na hindi siya mahal ni Elise. Kapag sobrang nahinog ang melon ay hindi na ito matamis. Sa huli ay nagpa siya si Elise na umalis. Nakatakda na talagang mabigo ang buhay na ito. Hinayaan ni Nemo na bumalik ang oras kung saan naghiwalay sa estasyon ng mga magulang niya. Sa oras na ito ay hindi niya pinili ang kanyang ina. Hindi niya rin pinili ang kanyang ama. Pinili niyang tumakbo sa isang maliit na kalsada mag-isa. Sa pinili niyang daan ay aksidente silang nagkita ng pinakamamahal niyang si Anna. Sa kabila nito ay unti-unti nang naglalaho ang mundo sa taong 2092. Isa rin itong buhay sa hinaharap na nakita ni Nemo sa estasyon. Kahit na komplikado ang proseso. Ngunit sa huli ay natagpuan din ni Nemo ang buhay na pinaka-inaasam niya. Ang mamuhay ng masaya kasama si Anna. Dito na nagtatapos ang kwento. Ipinalabas ang pelikulang ito noong 2009. Isa itong nakakalitong sci-fi na pelikula. Dahil sa istruktura ng pagsasalaysay nito ay madali tayong nahuhulog sa estado ng pagkalito. Ngunit naniniwala ako sa ibang mahilig manood ng pelikula. Na kahit mahirap man maunawaan ang kwento nito sa unang beses ay bibigyan mo pa rin ng mataas na rating. Ang bidang si Nemo ay nakaasa sa kakayahan na makita ang hinaharap. Kapag hindi siya kontento sa buhay niya ay kaagad siyang lilipat sa panibagong buhay. Ngunit kahit baguhin niya ang takbo ng buhay ay may mga bagay pa ring magaganap na wala sa plano. Pinaparating nito sa atin na ang pagtamasa sa kasalukuyang nagaganap sa buhay natin ay ang pinakamagandang paraan. Bukod dito ay mga normal na tao lamang tayo. Wala tayong kakayahan na makita